Ready na ba kayo? Let's go. First time ko lang rin panonoodin actually. Ganda. Noon pa, yung 16 years old pa ako, sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako. For the first time, nalayo po ako sa mga anak ko. Hindi po ako sanay. Sabi ko sa sarili ko noon na mas mabuti na nawala ako para hindi nila maisip na may anak pa sila. Dalawang taon pa lang ako nagkasakit ng polio. Nakaranas kami ng sobrang hirap. Dumating sa punto na ayoko na sanang dumating pa yung umaga. Gusto ko gabi na kasi hahanapin pa namin yung sasaingin namin. Pero lagi akong nagdarasal sa Panginoon na sana may tumutulong sa amin. Nakadanas po ako ng pang-aabuso. Pagkatapos noon, dinala ako sa DSWD. Pakiusap ko sa Panginoon para matulungan niya ako sa mga problema na dinadaanan namin. Pero ang Panginoon, hindi siya tumatanggi sa akin. Nagtatrabaho po ako ngayon sa Butika ng Bayan dito sa Pakibato Branch. Ito po ay isang programa ng ating mayora na si Mayor Sara Duterte na makapagbigay ng libreng gamot po para sa taong bayan, lalong-lalo na po yun para sa mga taong nasa remote area po, kagaya po ng mga indigent people po. Nung 15 at ako noon, dinala nila ako sa Balay Damupan. Doon po nagsimula lahat. Para changes po, kumbaga, sa buhay ko. Good afternoon, ma'am. Actually, hindi naman po mahirap yung trabaho ko. Para sa akin, isa po siyang napakagandang pagkakataon na ma-involve ako sa ganitong trabaho po bilang isang pharmacist. Yung buhay namin sa loob ng bahay, may assigned na chores. May nagbibisit po sa amin na teacher, doon po kami nag-aaral sa loob. Nagagawa ko po yung hanggang abot na makakaya ko po na magampanan po yung tiwala na binigay po sa akin ng city government po na maging part po ng programa nila. Okay, wait. Thank you, Mayor Inday. Dahil ngayon, alam ko na po ang itsura ng bubong ng Davao City Hall. Matagal na ako guys, matagal na ako naku-curious kasi pag nasa Davao ako, ang nakikita ko lang yung harap. So makikita ninyo, naka-GI sheet din pala yung bubong ng Davao City Hall. Na, akala ko nung una parang flat yan tapos may tambayan sa taas. Hindi, nakaganon. Okay, tao na po ako. Amazing. Tuloy. Ang babaw lang po pero matagal na po ako naku-curious kung ano yung ng ibabaw ng Davao City Hall. Ang programa nila. Yun ang local government, mabuti na lang na may programa sila para sa mga PWD. Meron sa data. I do believe na may hope talaga na ibibigay si Lord para sa iyo. Kagandahan is andyan sa puso natin. Tumulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong. Yung hindi humuhusga sa ibang tao. Sa salitang kagandahan ko is yung mga instrumentong ginagamit ni Lord. Yun pong tao na handang tumulong. Ililift up ako yung magbigay ng encouragement. Ang kagandahan is marunong kang makisama kasi yung tao naman na nakakaharap mo araw-araw, kung maganda yung pakikitungo mo, babalik din sa'yo lahat ng kagandahan na ginawa mo para sa kanila. Ako si Inday Nila, person with disability. Aalagaan ka. Ako si Inday Lai, sasamahan kita. Ako po si Inday Jane, ng inyong Butika ng Bayan.
handang maglingkod, isang Inday, Inday will always love you. Nakita niyo yung message? Mga bakla, nakita niyo yung message? Nung araw, sila yung ape. Yung isa may polio. Yung isa, victim ng domestic violence. So ang kwento, parang in-empower sila ni Inday. In-empower sila ng ni Inday, hindi lang para ayusin yung buhay nila, kundi yung tumulong rin sila na ayusin yung buhay ng iba. Ang ganda! No! In fair, ganyan dapat ang kan. Diyos ko. Ganyan. O isa pa, may isa pang last si Inday. Ganyan ang ad. Hindi ako masyadong nag-iiyak ngayon, alam niyo kung bakit. Kasi sobra akong apektado kagabi. Yung pinanood ko yung sa LGBT, yung ano, pantay na oportunidad. Actually, yung pinanood ko pa itong lintik na oportunidad, pantay-pantay na ito, iiyak na naman ako. Iyak na. Okay, next. Ay, tapos na ba? Nangangailangan ng Ay, hindi, tapos na. Doon tayo sa kabila. Ang ganda nung message eh. Yung dati ko yung ape, tinulungan ka, nakaangat ka, naiayos mo yung buhay mo, tapos ngayon ikaw na tumutulong sa iba. I mean, I know I'm a controversial figure, but when I was in Davao, I really needed help. And you know, I didn't really know Inday personally back then. I mean, alipig sa gigilid lang ako noon. But it was the Davao that they fixed na that fixed me. They fixed Davao. Kasi alam nyo, President Rodney Duterte and Mayor Inday fixed Davao. And then Davao fixed me. And now I'm trying to fix things. Ma'am, umiiyak sila. Gusto ka nila makita. Kanina pa po ako naghihintay sa'yo. Kahit mamatay na ako, lagay ko sa kabao. Ay! Grabe naman! So paano to, Mayor Inday? Iiyak din ako bago mo ako bigyan ng hoodie. Ganon. Ha? Ma'am, iiyak pa. Umiyak na ako kagabi. Hindi mo pa rin ako bibigyan ng hoodie. Sige, ganito. Iiyak ako. Mayor Inday, wala pa akong hoodie. Puro BBM na pulang hoodie na lang meron ako. Bigyan mo ako ng green na hoodie. Kung wala nang Sarah All, kahit na Sarah Sam, hindi ko alam. Bigyan mo ako hoodie. Ganon. Huwag ka mag-alala, Mary, dahil iiyak pa akong isa mamaya. Baka may makapansin na PSG sa akin. Tapos sasabihin sa'yo, oy, si TP umiiyak. Buong araw ko raw hinintay, hindi nagpa-selfie. Pag nag-selfie naman tayo, tatapon ko lang yung picture pero kailangan ko ng hoodie para ma-promote kita. Wala naman ako masyadong paki sa picture. Bigyan mo akong hoodie. Pecha na. Tinex ko nga si BBM noong isang araw. Sabi ko, oy BBM, naghihirap na ako ha. Ang dami ko nang pinamigay na yung BBM Sara na hoodie, 50,000. Nasa ganun ay binili ko sa Lazada, 50,000 pesos. Tapos Diyos ko, hindi naman ako tumatakbo. Bigyan mo kakaya ako ng pamigay na ano t-shirt. Alam mo ba naman reply sa akin, guys? Mas maganda pa ngayon binibigay mo na jacket eh. Mas maganda pa ngayon niregala mo sa mga kamag-anak mo na hoodie kaysa sa pinapamigay namin. Totoo! Guys, ang dami ko nang not... nung binili ko yung mga hoodie, hindi pa naman nag-o-odet. Binili ko yon mga first week ng December. Tapos sabi ko kay BBM talaga, uy,
Si Inday kasi hindi pa nagpapadala ng hoodie, maharot nga si Carla mamaya, chief of staff niya. Talaga, ako sinabi ako sa BBM, hoy, naka 50 mil na ako sa hoodie. Ba, hindi ba kayo nahihiya sa akin? Eh, hindi naman ako yung tumatakbo. Tapos ba naman ay sabi, eh nakita niya yung hoodie ko, kasi suot ko, nung ano, suot ko dun sa mga live. Tapos nakikita niya makisap yung print, ganyan. Tapos nakita rin daw siya ng gano'n na hoodie, suot ng isang mga supporter niya sa caravan. Eh, kanya. Eh, mas maganda pa nga yung hoodie na pinapamigay mo, Tipi, kesa sa pinapamigay namin. Eh, hindi mahalaga. Yung at least yun, hindi ako bumili. Nakakaumay naman, girl. Ay, naku, may. Kinakabahan ako magpresidente yan si BBM. Ay, naku. Feeling ko mapapagastos ako sa presidente na yan. Diyos ko. Stress. Next. Oo, kasi lahat ng kamag-anak ko, binigyan ko. Ito naman. Fair. Bongbong. Ah, may bago. So ito, Bangon Bayan muli. Ano to eh? Ito yung luma yata. Ito muna. Ah, ito yung basta tayo magkasama. Nga, isa ka. Para sa'yo, ang pag-ikot ng panahon. Laging may magandang umagang baon. Laging mayroong umagang kahit ito parang sa araw. May kabuhayan. Ating pangarap. May kinabukasan. Basta tayo'y magkasama. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Ay, ito yun. Sa bag-ikot ng panahon, hindi tayo titigil kailanman. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon Bayan muli. Hindi. Huwag ka muna BBM. Napanood natin ito na parang 500 times na eh. Ito yung part na ano. Ito yung malupit dyan. Yung may choir. Yung pagkatapos yata ng estudyante yun eh. Ito. Ito guys, ito. May malupit dyan. Napansin nyo? Wait. Ayun oh. Yung nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa na singer. Ito. Ganun siya oh. Ganun siya. siya nagdala niyan. Ganun siya oh. Basta tayo. Napaka-natural ng acting niya. Sabi niya, basta tayo magkasama. Ganun guys. Laging mayroong guys, ang dapat na kumanta nito si Ann Curtis. Tapos siya yung backup dancer para terno guys. Basta tayo. Ganun siya. Magkasama. Ganun na, nakakaloka tuloy. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Tangi Inday.tv. Po Inday.tv. Ay? You know, www.inday.tv. Huwag niyo pahirapan yung buhay niyo. Alright, doon na tayo sa kabilang ano. Yung latest nila. Sama-sama ngayong Pasko. Ah, sige, panoorin natin to. Wait. Close na nga natin yung keyboard. Dapat kanta niyan ganito. Basta tayo'y magkasama. Dapat ganun. Guys, promise talaga. Pag pinlay yan sa caravan ni BBM, yung basta tayo magkasama, sasayaw talaga ako. Ganon. Basta
tayo'y magkasama. Gagano'n ako, guys. Laging mayroong umagang kay ganda. Ganon. Okay, next. Ito nga, ano ba ito? Christmas special. Magandang gabi po at welcome po sa ating munting Christmas special. Alam nyo po na kahit tayo'y nasa pandemya at may hinaharap pang mga sakuna, hindi na natin maaalis sa pamilyang Pilipino ang makahanap ng kahit na anong paraan para kahit papano makapag-celebrate ng ating Pasko. Tayo ay nasa katapusan na naman ng isang taon at kahit marami tayong dinaan ng pagsubok, marami rin tayong nalampasan na problema. At tayo, at marami tayong dapat ipagpasalamat. Totoo. Dahil naman ang Pasko ay para sa mga bata, ay sinabi namin sa lahat ng mga headquarters namin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay gumawa sila ng kaunting Christmas party para sa mga bata. Kaya't maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng mga regalo, nagbigay ng kaunting pagkain, nagbigay ng kaunting pasaya para naman may Pasko ang lahat ng ating mga kabataan, lahat ng ating mga anak, kahit na tayo humaharap sa mga krisis na ito. Sa gitna ng aming ginagawa na pagbibigay ng regalo sa mga bata para sa Pasko, ay inabutan tayo ng bagyong Odette. Kaya't lahat naman ng aming headquarters ay sabi namin, bago tayo mag-gift giving, ay mag-collecta muna tayo ng mga relief goods at ibigay natin sa lahat ng mga nasalanta dito sa sakuna na dumaan. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Hindi dahil kay BBM, naaawa lang talaga ako sa mga binagyo, promise. Muli ako nagpapasalamat sa lahat ng mga donor, lahat ng nagpadala ng tulong, sa lahat ng volunteer groups na nag-ikot para makapagdala ng relief goods sa mga naging biktima ng bagyo. Pag napanood niyo yung mga nangyari, maraming salamat at pag nakita niyo nangyari talaga no, sa yung mga video sa Odette, maiiyak ka talaga. Huwag nga ako sa mga tao. Nag-donate na ako, huwag kayo makulit. Naalala ko lang yung mga naghihirap ngayon. Pagdiwang natin ang bayanihang Pilipino na inyong ipinakita sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kung kaya nyo lang guys, mag-ano tayo. Mag-donate kayo dun sa ano. Sa tinamaan ng Odette. Donate tayo. Pag gaga dun sa... Dun sa nag... Hindi sa akin. Ba't kayo nagbigay dun? Tangi, hindi kayo sa akin mag-donate. Baliw. Dun sa mga foundation. Matataksan pa ako niyan eh. Ito, nagpadala na naman oh. Huwag sa akin yung donate. Tangi. Nakakaawa lang tinamaan ng Odette. Promise.
Minsan lagi gising ako sa gabi, naiisip ko. Okay, let's go. Hinihikayat ko po ang ating mga taga-suporta na ikalat pa natin itong mensahe ng pagkawang gawa na itong pagbibigay ng saya at ginhawa para sa iba. Kahit sa sarili nating mga paraan, kahit lumipas na ang Pasko. Mga ginawang Unity Rides, ang daming lumabas na nakakatuwang kwento. Ngayon darating na Pasko, isupit ang bigyan ng regalo. Ano man ang paborito ko, yung isa na walang motorsiklo, nakabisikleta lang siya. Nakaabol siya hanggang 50 kilometers ang tinakbo niya. Nung nalaman namin, sinabi ko kung pwede ko makilala. Tawag ko nga sa kanya si Superman . Nagpasalamat ako sa kanya na siya'y nagtsaga. Ilang araw pa lang, nabalitaan namin, yung mga kasama niya sa caravan na nakita siyang nagbibisikleta, ay nagambag-ambag at sila ay nakapagbili ng motorsiklo na irinigalo nila sa kanya. Yan ang pagkabayanihan ng Pilipino. Yan ang aming pinag-uusapan na pagkakaisa na nagtutulung-tulungan. Yan ang ugat. Tulungan natin yung mga girls. Tulungan natin yung, wag natin sila ibili ng motor. Yung sa Odette, hanap kayo ng daming charitable foundation, SMNI, Red Cross, kahit yung sa GCash Foundation, may mga ganun. Tulungan natin yung mga odet-odet na yan. Yung mga nasalanta. Kasi alam nyo, naalala ko talaga, malungkot ako nung nagpasko. Kasi noong Noche Buena, pumatak ang alas 12, wala akong sama sa bahay, tapos nagugutom ako kasi nakalimutan ko magluto. Tapos, nung nalungkot ako nun, tapos naisip ko, ba't ka malulungkot, RJ? Hindi ka lang naman kumakain ng Noche Buena ngayon dahil tamad kang magluto. Pero may pagkain naman sa refrigerator. Tapos may bubong ka naman sa ulo mo. Wala namang namatay na mahal mo sa buhay. Yun sa Odette, wala na silang bahay, wala silang makain, wala man silang mainom na tubig. Baka mamaya pati damit nila nilipad na rin. Yung wala na silang pampalit man lang na damit. Tapos ang lamig ng gabi. Tapos nakatira sila, tapos nagtago pa sila sa evacuation center, tapos yung evacuation center, napilas lang yung bubong. Akala nila, ligtas na sila. Yung alam mo, yung binuo mo na yung loob mo na masisira na yung bahay mo dahil sa bagyo, tapos at least buo na yung loob mo na, sige, masira mo yung bahay ko, mawala lahat. Buhay naman ako, tapos akala mo safe ka na, tapos mapipilas yung bubong nung gym. Sabi ko, tawag na RJ, nagre-reklamo ka pa talaga sa Noche Buena mo? Ito yung mga inabot ng mga taga-Visayas at saka kami. Talaga pinagalita ko sa sarili ko, nag-monolog ako mag-isa noon, noong gabi. Totoo, malungkot ako noon, pero nung naisip pa talaga in the grander scheme of things, napakaswerte ko pa rin na nila lang. Kayo, marami sa inyo, alam ko may mga kamag-anak kayo doon, pero yung mga taga-Luzon na walang kamag-anak doon, napakaswerte natin. Kaya kung may extra lang tayong konti, kahit 10 piso, 20 pesos, 30 pesos, ewan ko, ibigay natin ng konti doon sa nasalanta ng bagyo. Hali ng mga supporter na ipinaglalaban ay pinapakita ang ating pagkakaisa at ang ating pagmamahal. At saka ipalo nyo si Mayor Inday, bigyan nyo yung follower bago yung YouTube channel niya. www.inday.tv Sa kapat ng sakin na laging nandiyan ka. Kinakakatouch talaga yung Ale na nabigay ng tubig sa mga nagmamotorcade. Even if she didn't join the actual motorcade, she showed her support in her own way. Ako, yung nakita ko yung mama na nahulog dyan sa likod ng pickup truck, tapos she got back up at sinabi niya, sama-sama tayo babangon ulit. Sapat na sakin na laging. My favorite touching moment was may isang supporter na walang helmet, kapera lang siya. So Team BBM wanted to get him a helmet kasi kawawa naman, di ba? Pero when they reached out, we found out nag-ambag-ambag ng mga supporter para may helmet siya. Ibang klase talaga yung mga BBM supporters, matutulungin talaga. Ang
paboritong Unity Ride na nakita ko ay alangan naman sa ating hometown na nasa Ilocos Norte sa napakada. Okay na sana, barok pa rin yung Tagalog ni Sandro, pero sige na nga. Aming tao na nagpakita ang kanilang suporta sa Unity Team na BBM Sara. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tao na nagpakita kahit madaling araw. Nandun silang lahat. Buhay na buhay ang Solid North sa buong Ilocandia. Actually guys, nagpapanggap lang ako na fluent in Tagalog. But you know, I speak like them. Parang alangan naman, nagpakita. And we give them water. Ang cute. Ang mahal ng accent nila guys. Yun yung mga pang subasta. Diyos ko.